B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 14, Kalokohan sa Kalinan. Sa presinto tayo magtanong, mungkahi ni Jo, sinusukli ng dalagita ang nagulong buhok. Kararating pa lamang ng tatlo sa Kalinan kung saan may naulat na bagong huling Philippine Eagle. Anong sasabihin natin sa mga pulis? Ani ni Rafa na nagpapagpag ng naalikubok ang pantalon. Magpanggap tayo may project sa eskwelahan. Student journalist naman talaga tayo, di ba? Sagot ni Boging. Tama, sabihin natin gumagawa tayo ng in-depth report tungkol sa Philippine Eagles. Sang-ayon ni Joe. Rafa, saan kaya ang presinto? Hindi ko rin alam. Teka't magtatanong ako. Sagot ni Rafa na lumapit sa isang matandang babae na naghihintay ng sasakyan. Sa munisipyo raw, dyan lang sa kanto. Bulat ni Rafa nang balikan si Najo at Boging. After you ladies, maarating sabi ni Boging, yumuko pa iyon na nakalahad ang kanang braso. Ang landi mo ha, Boging. Sapakit kaya kita para mawala yung ilusyon mong pang showbiz ka. Natatawang sabi ni Jo. Sandali lamang naglakad at tatlo at narating nila ang presinto. Si Jo ang lumapit sa desk officer. Pamilyar ang delegata sa setup ng mga presinto. Good afternoon po, panimulang bati ni Jo. Sinabi ng delegata ang pakay sa may edad na pulis. Aba, kalalabas lang ni Marlon, sabi ng pulis na biglang napatayo. Habulin niyo, siya yung binatilyong nakapulang t-shirt at pantalong maong. Salamat po, sabi ni Jo. Nagtakbuhan palabas ng presinto ang tatlo. Lumingalinga ang mga ito sa magkabilang direksyon. Ayun, sigaw ni Jo na nakaturo sa may tindahan sa tapat ng presinto. Yung nakatalikod na umiinom na soft drink, nakapulang t-shirt. Mabilis na nagtawiran ang tatlo papunta sa tindahan. Nilapitan nila ang tumutungga ng soft drink. Hindi pa sila nakikita nito dahil sa direct ng sabote umiinom ang lalaki. Halos mabilaukan sa gulat ang lalaki nang ibaba ang hawak na bote mula sa bibig. Tatlong muka ang nagsumpungan nitong nakatitig sa kanya. Ikaw ba si Marlon? Nag-aalang ang tanong ni Jo. Sa tansya niya ay may 16 na taon lamang ang edad nito. Malaki ng kaunti ang katawan nito sa kuya niya pero mas maliit. Oo, nakangiting sagot nito. Nga naman, ikaw yung nakahuli ng Philippine Eagle? Hindi rin makapaniwala ang tanong ni Boging. Oo, bakit? Ulit nito sa tatlo. Nagpakilala si Najo sa binatilyo. Dahil hindi nagkalayo-layo ang mga edad nila, ay madaling nagkapalagayang loob ang mga ito. Sandali pa, at nakikipagbiroan na si Marlon sa mga bagong kaibigan. Pero kailangan kong makabalik agad sa bahay. May ipinabili sa akin si Mama. Okay lang ba sa inyong magkwento ako habang naglalakad tayo? Tanong ni Marlon. No problem, ani ni Boging para sa grupo. Pero bibili muna ako ng baon ha. Sandali lang. Paalam niyon na nagtuturo sa mga panindang chicheria sa tindahan. Apat ang binili nito para tigiisa silang lahat. Matakaw si Taba pero hindi swapang. Let's go! Masayang yaya ni Boging sa grupo na binubuksan na ang hawak na supot. Anong nangyari dyan Marlon? Tanong ni Jo na itinuturo ang dalawang tapal ng gasa sa kanang braso ng binatilyo. Kinalmot ng agila. Kumikrot pa nga
sagot ni Marlon na hinihimas ang mga sugat. Paano mo nahuli ang agila? Tanong ni Boging. At nag-wrestling pa yata kayo? Natawa si Marlon. Ako kasi ang bantay sa palayan namin tuwing umaga. Binubugaw ko ang mga ibon kapag kumakain sila sa palay. Kaya palagi akong may dalang pintik. Pintik? Ano yun? Baril? Singit ni Joe. Hindi baril. Ano ba sa Tagalog yun, Rafa? Baling ni Marlon sa dalagita. Napakamot ng ulo si Rafa. Iniisip ang tamang salita. Yung parang capital letter Y na may goma para lagayan ng bato? Anito. Tirador? Nakahuli ka ng malaking agila na tirador lang ang gamit? Hindi makapaniwalang bulalas ni Boging. Yun nga, tirador. Ani Marlon. Nakapwesto kasi ako sa ilalim ng puno. Kaya siguro, hindi ako nakita ng agila. Halos mapatulong na nga ako sa gulat nang biglang mag-landing di kalayuan sa akin ang agila. Nakatalikod iyon kaya nakalapit pa ako ng kaunti. Hindi ka ba natatakot, Marlon? Tanong uli ni Joe. Naaalala kasi ni Joe ang mga kalapati sa Paco Park na pinapakain niya. Ini-imagine niya kung isang mailap at malaking agila ang karap niya kaysa mga maliliit na ibon. Sa totoo lang, Joe, hindi ko na naisip ang takot. Minsan kasi may taga-Eagle Camp na nagsasalita sa barangay namin. Sinabi nila ang kalagayan ng mga agila. Kaya naisip kong hulihin ang agila para makatulong sa pagpaparami nila. Tapos, sabik na tanong ni Boging na napapabilis din ang pagnguya sa kinakain. Bukod sa batong nasa pintik na, may hawak pa akong isa para mabilis akong makapagbala uli. Baka kasi sumala ang unang tira ko. Nang malapit na ako, ay saka ko yung tinirador. Sapakpak ko inasinta para hindi makalipad. Kaya lang, medyo mahina ang paghila ko sa pintik. Kaya hindi yun talagang nasaktan. Agad kong ibinala ang hawak ko pang bato at buong lakas ko ng tinirador ang agila kasi palipad na iyon. Nakaangat na ang mga paa niyon sa lupa ng tamaan ko sa may puno ng buntot. Bumaba uli ang agila sa lupa. Bago yun makalipad ay tinakbo ko na agad at niyapos na mahigpit. Pero malakas pala ang mga agila. Tama ka, Boging. Nakipag-wrestling nga ako sa agila. Nanlaban kasi iyon at nakalmot nga ako sa braso. Napasigaw ako sa sakit at nagdugo agad ang braso ko. Ang talas pala ng kuko niyon. O tapos, natalo mo na, si Boging ulit. Hindi, ako pa kamo ang muntik ng matalo. Muntik na ako makabitaw dahil malalim ang pagkakalmot sa akin. Pero tiniis ko ang sakit. Pero nangihina na talaga ako dahil sa abdi ng sugat. Buti na lang at narinig pala ng tatay at tiyuin ko ang aking sigaw. Saka lang namin natalo ang agila ng pagtulungan namin tatlo. Wow! Umahangang sabi ni Joe sa katapangan ni Marlon. Yan ang adventure! Eh bakit ka pala nagbalik sa presinto? Tanong ni Boging na normal na uli ang pagnguya. Nagpasalamat ako kasi naparating agad nila sa Eagle Camp ang nangyari. Sagot nito. Oo nga, sagot ni Rafa. Kaya lang, ay baka mamayang gabi pa nila makuha ang agila. Nakangiting umiling si Marlon sa narinig. Hindi, Rafa. May dumating na lalaki kanina lang sa bahay. Taga Eagle Camp daw siya. Biglang napatigil sa paglalakad at nagkatinginan sina Boging, Joe at Rafa sa sinabi ni Marlon. Baka sa mukha nila ang pagkalito. Sigurado ka, Marlon? Tanong ni Joe. Oo. May dala pa nga tong baril na pampatulog. Tranquilizer gun yata ang tawag niya doon. Para raw hindi masaktan ang agila sa biyahe. Dagdag pa ng binatilyo. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang tatlo. Tiyak nga ang taga Eagle Camp ang dumating. Sino pa ba naman ang mayroong tranquilizer gun? Naisip nila na muling magpatuloy sa paglalakad.
Aabutan pa kaya natin siya? Tanong ni Rafa. Ang taga Eagle Camp ang tinutukoy nito. Baka nga ang Uncle Jim pa nito ang narito. Oo, inihanda pa lang niya ang pampatulog nang umalis ako. Isa pa, pangit ang daan sa amin. Hindi siya pwedeng magpabilis ng takbo. Kahit pick up ang dala niyang sasakyan, mahihirapan pa rin iyon sa malalaking lubak sa daan. Pero ang ganda ng pick up niya, pulang-pula. Parang nag-aapoy. Napakunot noo si Rafa. Napatigil uli ito sa paglalakad. Bakit Rafa? Tanong ni Jo. Wala kasi akong alam na pulang pick up sa Eagle Camp. Puro puti ang sasakyan doon. Baka nanghiram sila. Para hindi mabisto na galing sa camp, sabi ni Boging. Marlon, ano ba ang pangalan ng lalaking dumating? Jim ba? Pagbabaka sakali ni Rafa. Oo Rafa, kilala mo pala siya? Tiyuhin ko, mas batang kapatid ni Papa. Nagmamalaking sagot ni Rafa. Nakangiting tugon ni Marlon na may kapilyuhang naiisip. Buti na lang Rafa at hawig ka sa nanay mo. Bakit? Ang gwapo nga ni Uncle Jim ah. Buti na lang at hawig ka sa nanay mo kasi... Ulit ni Marlon na namumula na ang mukha dahil sa pagpipigil ng tawa. Baka kasi masira ang punchline nito. Kasi hindi bagay sa iyo ang may bigote. Tuluyan ng malakas na napabulaslas ng tawa ang binatilyo. Ngunit sa laking gulat ni Marlon ay hindi napangiti ang mga dalagita. Lalo na si Rafa. Nagdilim pa nga ang mukha nito. Sorry. Nahihiyang bawi agad ni Marlon. Nagbibiro lang ako. Sorry kung nagalit ka, Rafa. Marlon, walang bigote ang Uncle Jim ko. Sindak na sabi ni Rafa. Masama ang kutob nito. Ha? Baka naman ibang Jim ang nasa sa amin? Nautal na sagot ng binatilyo. Wala nang ibang Jim sa camp. Bulalas pa ni Rafa. May nginig na ang boses nito. At saka, wala namang taga-camp na may bigote kanina sa meeting natin. Patotoo ni Joe. Eh sino yung nasa bahay ni na Marlon? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Boging. Hindi rin yun gusto ang takbo ng mga pangyayari. Baka isa sa mga kidnapper? Gitlang bulalas ni Joe.